Hello, nice meeting to you, mga guys. So, nagbabalik ang workshop expert. Okay? So, may repair tayo ngayon. Ito ay from Marcos Street, Barangay Aglipay, Batak, Ilocos Norte. Ayan, Ilocos Norte, guys. Okay, shoutout natin si Sir Richard de la Cruz from Batak, Ilocos Norte. Okay? So, sinip sa atin dito sa Antipolo City, Rizal. Okay, ito yung ating i-re-repair, guys. So, hindi ko pa siya nabubuksan. Buhat nang dumating. So, hindi pa natin siya nabubuksan. Ayan. Wala pang bukas yan. Nakasilyado pa. So, hindi ko alam kung exactly RTX 3080 yung ating i-re-repair. Pero, buksan natin. Sisirain na natin yung I think tatanggalin na natin to kasi nakadikit siya. Ayan. So, sirain na natin. Hindi na to kailangan ang plastic na to. So, gupitin na lang natin. Tapos, nalaglag ang susi. So, ayan. Dito lang natin siya buksan sa likod. Yaps. Ito ba ay 3080 or 2080? So, I'm not sure kasi meron magpaparepair sa atin na. Okay, may kasama siyang thermal pad. Okay. 2.0 masyado tumakapal. Ayan. So, may ano to? Manual. Manual yung kasama. Okay. So, 3080 yata ito. Hindi ito 30. Okay. Nakabukas na siya, guys. I think wala siyang tornilyo. Umangat eh. 3080 ba? O, ano nakalagay? 3080 nga. So, ibang version lang pala siya. So, ibang version siya ng 3080. Then, yan, gigabyte. So, wala siyang tornilyo, guys. Ibig sabihin eh, nagalaw siguro. Nagalaw na. Yung GPU. Okay, walang identification. Kung kanino, sino nagpadala. Ah, meron pala sa, ano, LBC nga pala to. Okay, may pangalan sa likod. Okay, sorry naman, guys. Ayan, so, check upin na natin siya. Tingnan na natin kung ano yung problem niya. Ayan. Oops. Hindi siya nakalock. Okay, nasa kaya mga tornilyo nito? Yan lang. So, wala akong nakita ang tornilyong kasama. So, wala yung tornilyo dito. Wala akong itong tornilyo. Ayan. Hindi ko alam kung nandito siguro. Parang nandito eh. Para lang nandito. So, tingnan lang natin. Okay? So, wala akong idea kung anong problema. So, hindi siya naglagay ng note. Dapat naglalagay po kayo ng note kung magpapadala kayo sa akin. So, ang i-re-repair natin ay GBN3080 Gaming OC 10GD. Okay. Okay na. Ibig sabihin, OC siya. Naka-dual BIOS. So, hindi. Naka-fix. Fix BIOS. Okay, hindi siya dual bias. Yung iba kasi may switching eh. Okay, so tingnan natin. I-open na natin. Kulang yung tornilyo. Kulang. So, palagay nang na siguro yung na-repair na. Yung iba. Oops, bakit pala natin bubuksan? So, testerin pala natin.
Kung anong problema. Yun lang. Ilan kaya to? Ah, okay. Pwede. So, wait lang. May natawag. So, delivery siguro to. Hello? Wala. Wala ang babayaran. Shipping yun eh. Ayan. So, sa tapat ng fountain, sa may UMB drugstore, look lang mag-antay. Lala move. Nandun na. Okay. Check natin siya. So, diet mode. Okay. Okay. Okay naman siya. Good naman. So, let's check 3 volts. 4 pin, guys. From the... Dito sa ano na to? From the left to the left. So, not shorted. So, check natin yung kanyang external power supply. Okay, shorted siya, guys. I think sure tama ba? So, tama. Kasi yellow eh. Nasa ano. Shorted siya, guys, yung 12 volts niya, power rail. So, hindi natin siya matetesting. Okay. Anong nangyari dito ba? Siya ganito ang reading. This is a sensor. Ha? Maligtad. Anong nangyari dito? Nako, 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 nako. Okay. So, yung kabila, hindi naman shorted. Pero yung kabila, shorted siya, guys. Huh? Ayun lang. So, ano ito, guys? Problema natin. Ito. Yung kanyang pin, sira din. So, naglubuga na. Hindi naman siya shorted. Pero itong kabila, shorted. Nag-ship, nagpalit yung ano. Nagpalit yung kanyang sensor at saka yung ano. So, ibig sabihin, ginalaw itong ginalaw. Naku, kawawa itong GPU na to. Kasi shorted siya nung binaliktad yung sensor. Sensor kasi yung nasa kabila. Nako, nako. Parang binaliktad siya, guys. Oh, tam. Ay, nako. Nako, nako. Nako, nako. Binaliktad, I think, guys. Binaliktad. Kasi ito ay ganito. So, anong nangyari? Kung i-re-reading natin, guys. Binaliktad siya. Hindi, sira talaga. Masisira yung ano. Kasi ang reading niya, guys, ay ganito. Dapat, ito. Shorted nga, lumalabas na shorted yung kanyang primary 12 volts. Dahil ito, mapasin nyo yung kabila. Ito dapat yung reading. Yung same line. Yan, oh. Pero pag niread mo sa kanya, nandun siya sa kabila. Salit na ito yung ground. Ha? May ganun bang GPU? Wala pa ako na, ano, guys, na ganun GPU. Pero, I think baliktad. Yun ang problem nito. So, hindi ko muna siya matetesting. Saka, dapat talaga tinetest niya rin yan. Yan. Ibig sabihin, ginalaw siya. Nagbaliktad siya. Delikado yun. Either masisira kasi. Either masira yung power supply. Kasi yan eh. Magpo-force ka ng 12 volts sa ground eh. Sisira yung power supply niyan. Pag ganun. So, bakit ginalaw? Ginalaw siguro. So, tingnan na lang natin.
Kulang-kulang na rin siya ng tornilyo. Parang nagpalit-palit na ito ng tornilyo. Wala din dito, kulang dalawa. So, hindi natin madadagdagan yan kung ano yung nandiyan, kulang. Yan lang din lalagay natin. So, binibili ang tornilyo eh. Okay. Mayroon pa ba? Ah, meron pa rin sa ilalim. Wow, ma. Yan na. Thank you. Okay, may dumating na tayo bagong... Oh! Sabog ang ano. Okay, plug na yan. Thank you! So, itong ating deliver ay from... Purok de la Cruz, de la Paz. Ayan, Antipolo lang pala, malapit lang. Oh, Antipolo City. So, may dumating akong deliver. Ayan, so, ito ang ating gagawin. So, natatanggalin ko muna ito. Mauubos na naman ito kasi dikit sa kamay ko. So, buti hindi natin sinalpak. Kung salpak tayo ng salpak, di sira na naman yung ating power supply na ito. Yan ang mahirap pag ginalaw yung ano, yung unit. DIY na ito guys, na DIY na. Yan lang. Ay, yari. Yan yung mahirap dito. So, ginalaw kasi siya. So, isa na lang yung tornilyo sa ilalim. Kulang din. Ah, ito pala, dalawa pala. So, dahil nag-DIY dito, yari ang ating ano. Sisira. So, nag-DIY dito. Oh, kinat yung ano. Mga lines. So, paano nangyari yon? So, kinat yung lines. Tapos nag-DIY siya. Ayan, di... Sira lahat ng ano. Ang pins. I think pinabibili naman ito siguro. Bibili na lang. Tapos test rin natin. Kung ano ba yung tamang posisyon. Kasi ganyan saksak nyan eh. Ayan o. Yung yellow is yung may 12 volts. May 12 volts. Parehas yan. Ibig sabihin, nandito yung 12 volts natin. Sa first 3 pin. Sensor na kasi yung pang ano eh. So, ayan natin siya sa... Okay. So, daya buzzer saan tayo? Okay. So, punta tayo ng... Ha? Bakit wala? Okay, this is 12 volts. Ayan. So, this is a 12 volts. And this is a 12 volts. Ayan. Kung mapapansin nyo. Ito natamaan yata ang ulo ko. Baba nga natin.
Ayan. Sa 12 volts. Okay. 12 volts. Kasi mapansin, pansinin ninyo dito sa kabila. Kasi dalawang fuse ito. Yan. Sabi sa yun, doon tayo sa kabila. Yan. Sa ground siya. Yan, doon siya sa kabila. Yan. Baliktad. Ayan, oh. Sa kabila. So, na ang nangyari dito, nabaliktad. Ayan. Nabaliktad yung position. So, tanggalin natin. Ayan. Hindi ko lang alam kung may nabibili. Ah, aray ko. Hindi ko lang alam kung may nabibili nito. So, nagbaliktad siya. Kasi yun, ano niya eh. Binago-bago niya. Ganto dapat. Kaya lang. Ang position naman, ganto. Edit siya dito eh. Magkakatabi naman yung ano yan eh. Yung sa ano. Pero I think need to buy na. Ito. Basag na kasi siya. Basag na yung ano. Pinair sa person na to. Paano pa yun may sasaksak ng maayos. Wala na. So, pinaka-obvious solution is magpapalit aray ko. Sakit. Tinamaan ako ng board. Tinamaan nyo pa ako. Ayan. So, pinaka-obvious option nito guys is magpapalit tayo ng connector para dito. So, ngayon, hindi kasi aray ito ng ganito. Natatanggal na kasi siya. Mag-ano kasi yan? Mag-spark. Hindi masusunog. Hindi kasi siya maganda. Ayan. Mag-spark kasi ito eh. 12 volts. Itong ganito. Yung nakasaksak na ito, na ganito, magkukos siya ng sunog. Uusok lang yan. Experience ko na kasi yan eh. Kahit sa mga SATA na hard disk, SATA hard disk, yan mga ganito. Nag-ano yan, nag-iinit. Yung joining yan. Yung pag-ilalat, hindi dikit na dikit. Kaya dapat siya nakapix. Nagkukos kasi yan ng sunog. So, hindi siya recommendable. Pag mga ganito ano. Subukan ko maghanap nito guys. Then, paalam ko sa may-ari. Hanap muna ako makakahanap. So, kailangan kasi palitan. Yan. So, ito na yung ating ano. Naghanap ako guys nitong ganitong connector. Wala akong makita. So, walang nabibiling ganitong connector. Kasi ang connector niya guys is tawag dito. Ganitong klase. So, 8 pin yan. So, wala ako nakikita ang ganito na nabibili. So, nagtanong-tanong na ako sa mga kakilala ko, sa mga bilihan. So, wala silang ganitong klase. So, hindi ko alam kung ano. Nagsubok na kasi mag-research. Nag-search na ako na mag-search bakit kanina. So, ang galing na ako ng LBC. Ayan. So, wala tayo nakita, guys. Ang ginawa ko na lang dito, dahil wala akong makita, inayos ko na lang yung mga pins para hindi na maluwag. Mapapansin nyo, kanina kasi natatanggal siya, di ba? Yan guys, yan o, natatanggal.
Ang ginawa ko dyan, ayusin na lang natin. Para hindi matatanggal. Kasi natatanggal siya eh. Kasi ginalaw na kasi siya eh. Pinag-practice na eh. Hindi ko, ay, munti ka na mabuksakan ng cellphone. So, ano na kasi ito? Medyo pinag-practice na. So, ang gagawin ko lang dito is ayusin ko na lang siya. So, ang kailangan ko lang dito, so, marami na akong nagawa mga ganitong mga problem. So, this is a basic steps. Mahal pa naman guys itong GPU na ito. GPU na ito guys is worth of 60,000 to 80,000. Itong GPU na ganito guys. RX, Gigabyte RX 3080. RTX 3080. 10 GB. So, mahal ito guys, GPU na to. So, ayan. Sobrang mahal nito. Medyo maliit lang yung ano niya, yung card niya. Yung iba kasi malaki, yung 3080 na version. Kasi ang version nito guys ay ang nakalagay sulat kasi dito sa version. Ay ano, GB N3080 Gaming OC 10 GB. May isa kasing version na mas mahal-mahal dito ng konti. I think mga 60,000 lang yata ito. So hindi natin alam kung magkano itong nabili. Pero around ano yan, worth of 60 to 80,000 itong ganitong GPU. Or 100,000, depende sa ano. So, meron dito eh. Ito yung isa eh, yung malaki. Ayan. Okay. So, ito yung mas malaki kasi. Pero ibang version naman to. This is a... tawag dito? This is a... MSI. Yeah. Sobrang laki naman yun guys. Pero ito, ano rin siya, version din ng RTX 3080 din siya. Ayan. Mas malaki lang siya. Kasi may nagawa na rin akong ganito, Gigabyte din siya. Gigabyte din yung ginagawa kong ganito. Siguro ibang version lang siya ng 3080. Ano naman siya guys, naka water block. Mas malaki yung card niya. Medyo mataas siya ng kaunti. Saka iba yung design niya, mas maganda. Mas malaki siya eh, 3080. Saka purong ano siya. Ito kasi merong ano eh. Ah, may ganito siya. Yung ginawa ko kasi dati is wala. Ano yata yung 16 GB yata ang memory nun eh. 3080. Ibang version siya. May version kasi yan eh. Ito mga ganito. So, ito, hindi ko alam. Siguro mga 60,000 lang. Ito, 80,000 to eh. Ito, isa na to. 3080. MSI. Front. Okay, balik na natin to. Ayan. So, balik tayo sa repairing. So, ang gagawin dito natin ay, so, gamitan na lang natin ang basic steps. It's a basic steps. Okay. Repairing. Para hindi natatanggal yung mga ano. So, ito kasi ang pinaka gagaya niya, no. Mapapansin niyo yung ano. Mabanga natin. Ayan. So, pinakaalaman kasi siya. So, hindi marunong yung nakialam siguro nito. Hindi ko alam kung saan ito pinagawa. Ayan. So, sira na yata. Hindi dapat ito ganito. Ba't nakakiluto? Ayan. So, mali talaga yung... Mahirap talaga guys na i-DIY yung ano, lahat ng mamahal ng GPU. Tawag na lang ng technician para saka guys, may mga technician na yung ano, technician ng ito guys, huwag masasaktan yung mga cellphone technician. So, meron tayong isang customer. Cellphone technician siya. Ang ginawa sa video card po ay nilagyan ng mga pandikit. So, yun yung napakasaklap. Hindi po nilalagyan ng pandikit yun. Yung kanyang ano, yung VRAM niya, saka GPU, nilagyan niya ng pandikit. Ang nangyari, hindi na siya halos na repair. Kasi marami naging damage. So, yan. Balik natin. So, itong ganito guys, hindi tayo nag-ano ng schematic. Hindi na tayo bumili. Kasi kung ano, bibili pa kasi ng schematic nito. So, mamanualin na lang natin siya. Pag-aaralan na. Madali lang naman to. So, ganito yung position. Yan. Tapos, hindi na dapat siya nababatak. Check natin siya. Ito, nagawa ko na yung iba eh. Kanina. So, hindi natin nakunan ng video. Yan. Kasi, pag sinalpakan yan, dapat hindi nababatak. Kasi, may lock kasi ito eh. May tik-tik dito. Hindi basta binabatak to. So, yung mga ano kasi iba kasi, binabatak nila eh. Ito guys ay hindi binabatak. Yan, pansin nyo okay na siya.
Tapos ito guys, itong isa, ang nangyari guys dito ay baliktad. Yan, inayos ko na lang siya guys. Ito yung mga pinaganuhan ko. Pinagtanggalan. Ayan o, oh, dami. So, ito guys, ang nangyari dito sa kabilang line ay baliktad. Yan. So, wala tayong schematic. Ito guys ay may sensor. Dapat alam nyo kung paano nag-works to. Yan. Sa walang sensor to, so hindi ko alam kung baliktad rin yung kabila. Pero, nag-tester na tayo dito guys. Paano siya identify na hindi mali yung ginawa natin. I think kasi pinakalman siya, pinagtatanggal to eh. Ayan o, may mga dikit pa nga dito. Ayan. So, hindi ko lang alam kung gaano kasi antindi ng sira nitong GPU natin nire-repair na to. Ayan. So, ang ano nito guys, ang pagte-testing. Ayan. Lagay natin dito. Ayan. So, hanggang ganito lang gagawin dito guys. This is a class GPU. May palatandaan naman yan. Ito. Ito guys, nilipat ko na yan guys. Baliktad na baliktad talaga yung pagkakadali nung ginawa dito sa isa na to. So, sana hindi walang nasira dito sa mga B-Core. Yan. Mapakalaga pa naman yan. So, titest rin natin. Padali lang naman yan sunsunin eh. Tapos para malaman natin siya na hindi siya baliktad. Mapalagay na ito. Ito ay walang red. Walang red ito guys. Yung isa. So, may ano pa nga. May tabas pa oh. So, nagano kasi, nag-DIY. So, wala tayong magagawa kung yun ang ginawa ng kung sinong gumalaw nito. Di sa anuhin natin yan. Tapusin natin ng maayos. Ito, dikit-dikit pa naman. Ay, nako. So, itong hindi pwede. Magkakadikit siya. Delikado to. Lang. So ito hindi pwedeng madikit lalo na yung positive. So babaan natin yung gupit ng ano. So ang nagano nito guys ay hindi ako. Eh nawala pa lang camera. So ito guys ay putol na nang dumating sa akin. So bababaan ko lang siya ng kaunti. Yan. Kasi hindi maganda yung dali nung dumali. Kailangan hindi ito madikit sa positive. Malbog. Ako'y nag-research na guys ng ano nito. Pero wala akong makita. Kaya hindi tayo makakabili ng pamalit para dito. Ngayon kailangan ko siyang pagtiyagaan. Yan. Kailangan natin siyang lagyan ng ano. Isolation. Hindi maganda yung inano eh. Yung pagkakadali. So, gawa na lang natin ang paraan. Lagyan natin ng isolation. Bago natin siya i-testing guys. Kasi mahirap na. Masunugan tayo. Ito siguro. Pwede na siguro to. Kaya mas maliit dito. Ito ba? Mas maliit. Ay, pares lang pala. Lagyan natin ang isolation. Especially itong ano. Itong kanyang positive. Mukha natin kung makapit. Sana hindi matanggal. CP.
Gamitin natin siya. Titape ko yun ng mga ganda-gandang tape. Sabay natin i-tape. Tapos tingin muna natin. Baka hindi naman gumana. Sayang yung ating... Kailangan lang kasi hindi siya magdikit. So, nilagyan natin ang separation. So, nasa na ba ako? So, pagtitester na. So, nakakalimutan ko na sa dami ng ginagawa ko. Ay, nakakalimutan ko na yung aking mga sinasabi minsan. O, ano na yung nasasabi natin. So, dami kong iniisip. Delivery. Punta ng LBC, sari-sari. So, ang pagtester nito, guys, gaya na ito. So, nag-DIY na yung ating nauna na sumali-mali. Naunang gumawa. So, ito. This is a positive 12 volts. So, hanapin nyo lang dito kung saan siya connected. So, mayroon naman yan dyan nakalagay. Tapos, testerin natin. Okay, pakita natin yung tester. Di kita. So, diode mo. Diode. Buzzer sound na lang. So, hindi natunog. Ayan. So, hanapin na lang natin yung kung tama yung connection natin. Ayan. So, hindi. Hindi sa kabila. Oh, so, ibig sabihin connected. Nandito yung 12 volts yung line. Din yung gitna nito, guys, na ano, minsan hindi yan connected. Itong tatlong yellow na yun nasa gitna. Yan. So, itong isa. So, same lang naman yan. Ito yung back nya. Then, ito yung may clamp. Same lang dito, may clamp din. May ano. Ibig sabihin yung kanyang positive na 12 volts ay nandito. Sa first row. So, may pin naman dito sa board. Meron siyang marking. So, ito yata yung kinilik natin kanina. Tingnan natin. Ah, ito pala. Ito yung 1. Then, ito yung number 2. May nilagyan niya pa ng number 2 nung ano. Ayan. So, okay na. So far dito, connected sa connections. So, titest na lang natin yung fuse. Kasi nagbaliktad siya. Baka nag-short. Okay. So, fuse tayo. Fuse. Buzzer sound lang, guys. This is a fuse. Okay. Wala yata. Okay, connected. Itong CPUs, white. Okay, connected. At how about that? So, connected. This one. Okay, connected. Okay, connected. So, okay siya dito. So, dito, hindi pa natin siya naangat kung may sira o wala. So, diode modes. Diode mode tayo. So, meron tayong 6... 5. Ayan, 5. So, check natin. Kailangan may 1 ohms tayo dito sa mga B-core. Ayan. So, 5. Ano dito? 4. So, sa tester natin, guys. May 1 ohms. Ibig sabihin, it's not shorted. Okay? Dito, 70. This is a... I think sa B-RAM yan. Mga 60 ganyan. Yan, this is a 5, ibig sabihin ay 4 kasi. Okay, may 1 ohms. This is a 70. I don't know kung saan ito, pero ito ay malapit sa 0.9 volts, 0.9 millivolts. Itong isa, parehas ba? Okay, this is 4. This is shorted. Oh no. May shorted tayo isa dito. So, I'm not sure kung functional or not. Yun lang. May isa. So, may 4. Bumaba na ba? So, may dalawa tayo, guys. Itong dalawa na to. So, 3. 1, 2, 3. So, dito, hindi siya. Hindi rin. So, hindi dyan. 4. Yun lang. 4. Luluko yung tester natin. Ayun, may problem tayo dito. 1. Ah, saan ba? 1, 2, 3. 4, 3. So, check natin sa kabila. So, may problem yung kanyang
Ano naman ito guys eh, tawag dito. Pwede yan mag-function kahit may mga sirang cores dito. Pwede nga ano eh, tanggalin natin yung IC na ito eh. Yan, bawasan natin ang core eh. Kung ito ay 16 core, bawasan natin isa, pwede yon. Yun nga lang, hindi ganun kaganda yung graphics kapag ginagamit siya. So may mapapansin kayo dyan eh. Mga hearts, ganyan. Pag binawasan ng course. So, itong isa na to ay para saan? Okay. Sa 0.9 siguro. So, wala tayong idea guys. Wala tayong ano. Pero yung ganito, pag mga lumalabas na ganyan, sa VRAM yan, mga VRAM. VRAM core supply. Kasi ito, this is a 12 volts. And this is a 12 volts also. And this is 0.5. 12 volts also. I think this is a 1 or 0.9 something. Itong dalawa na to, at ito ay 5 volts siguro to. So, check natin yung ibang ano, pyesa. So, dual BIOS. Ito siguro yung isa. So, wala tayong schematic guys ha. Tayo ay tinicheck lang natin yung mga possible test point kung saan yung may mga shorted. Sumisipat lang tayo. Umaalam tayo ng kung na mag-work siya o hindi yung ating ginagawa. Okay? So, inspection naman natin via microscope. I-check naman natin kung may possible sunog. So, microscope. Inspection. Inspection natin kung may nasunog kasi may nagbaliktad eh. Ibig sabihin ay possible magkaroon siya ng burn marks ng marking. Okay. This is a fuse. So, check natin kung buo yung fuse na to. Q-fuse. Okay, buo. Walang problema. Resistor. How about the resistor? Is R005. So, resistor. Ilang ohms? So, hindi ko mabasa. Okay. 1.5. Okay, bo. Okay. It's working. Si proceed. So, B core supply. So, nagbaliktad yung ano, yung kanyang DIY na ginawa. So, possible. Baka may natamaan. Sana nag-protect. Sana kayang i-protect na kanyang ano. Kasi ito may firmware itong mga ganitong ano. GPU. Naka-program to. Sana kaya ng protection. Na hindi maglabas ng voltage kapag shorted. Okay. So, wala tayong nakikita dito. Sinipin natin dito kung may lumabas na utak. Kasi dito guys, ang nangyayari dito sa mga ganitong IC, pag na na-overuse o kaya nag-overheat, may lumalabas siyang flux. Ang tinatawag na factory flux. Ayan. Tingnan natin. Possible issue. Kung meron siyang factory flux. So, wala naman ako nakikita. Ano to? May butas. Ano yan? Butas ba yan? Okay. Check natin. Ano to? Okay. Hindi pala butas. So, meron dito ng ano, yung mamasa na to. Moist. I think it's moist. So, 10 gig. Ilan ang pera, ano nito, baliwa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 1 gig ang isa. So, meron na tayo guys na bagong GPU chip, GPU na memory niya ay 2 gig ang isa. So, yun yung pinakalatest sa DDR3. Ito yata ay DDR5 pa yata ito eh. So, I don't know. So, hindi ko na-check. Oh.
Ano kaya yung thickness na ito? So, yung ano pala napansin ko, may thickness pa siya. So, may thickness yung ano niya, ginamit na... So, masyado yatang mataas yung ginamit niya thickness. Okay, wala akong makita ang problem. So, it's time to check. Okay, mag-ano muna tayo pala. Mag-ano muna ako, guys. Susukat ng ohms ng mga itong may kanina. Titingnan natin kung naka-protect lang siya, naka-open. Kasi possible, kung siya ay naka-short, mapansin nyo pag sinister nyo siya, para siyang shorted. Baka naka-open line. Minsan kasi naka-pull yan sa ground. Baka naka-open siya. Yung parang namatay siya ng... Naka-ganon. Naka-open. Minsan ganon eh. So, mag-testing lang ako. Ohms tester. So, ang sinusundot dito guys, ang Technics. Ito yung Technics pag nagtitest. Itong mga malalaking ganitong chip. Alam natin na hindi natin siyang kayang i-tester. So, ang sikreto to guys, ituturo ko na yung sikreto para dito sa pagtitester ng mga ganito. Alamin nyo guys, pag ganito kalaki yung IC, palaging bumibigay dito guys. Isa, tri-pull ano yata ito eh. Tri-pull power, tri-pull ang source gate, ganyan. Ang sikreto dito guys, yung pin 1. Gamit kayo ng ohms. Hindi naman lahat sabay-sabay nasisira lahat ng IC na yan. Yan, hindi lahat yan nasisira. Ang sikreto dyan guys, tester nyo lang yung pin 1, yung may tulok na yan. Yan. Tapos basahin nyo sa ohms. Kailangan pare-parehas. May isa lang dyan guys na shorted at may iba. Matik guys, sira yun. Sira na yung ano na yun. Yan. So, meron tayong 60 plus ohms. Pin 1. So, meron tayo ditong... Okay, this is... So, wala akong ma-read. Okay, meron na. 33 kilo ohms. 33 kilo ohms. Dito ay 4.6, I think. Ang lumalabas dito ay 4.6 mega ohms. Wala tayong schematic guys, kaya itong isa ay 62 kilo ohms. So, may difference siya. 4.6. So, may naiba itong isa na to. 0 TU. Pero naiba. Itong isa ay... So, next. So, wala akong masukat. So, meron tayong 4.6 mega ohms. Okay. Same. Itong isa. 62 kilo ohms. So, ito ay AL... Parehas siya. So, ibig sabihin ito ay 62. Itong dalawa na iba. Ito. 4.6 din pala to. Ito ay 4.6. 62. This is a... So, iba-iba ang sukat. So, iba-iba yung sukat niya. So, itong isa. Sa kabila. So, medyo hindi ko masyado ma-identify ang ano niya. Actually, wala naman ako nakita ang shorted. Kasi kalimitan nagiging shorted yun eh. Yung kanyang pin 1. Yun sa ohms. Pagbasa ng ohms. Minsan nagiging ano rin siya. Pero yung mga basa kasi 6 point mega ohms, 6 point kilo ohms. Hindi, good ano na yun eh. Good indication na okay siya. So, wala pa akong nasi-search na ano dito guys, sa schematic or the board view kung para saan itong mga core na ito. Kasi may mga function yung core na ito eh. Ito, mga B-core, Vipex. Kasi yung mga ganitong high-end na memory, na GPU. So, may mga firmware siya. Ito may firmware. Ito may firmware din itong IC na ito. Yan, nag-works. Kasi pag nag-ano na guys nito, pag, halimbawa, nagpalit ka, ang issue nito guys, bagamat hindi pa ako nagpo-program ng firmware nito, pero based lang sa research ko, ganun siya. Ito kasi, itong GPU na to,
ang napag na nagka-problema sa isang vehicle section at may problema yung firmware niya. Pag nagpalit ka nito, mag-program ka ng firmware. Yan, tapos papalitan mo to. Kasi pag hindi ka nag-program ng firmware dito, wala yan. Same issue yan pag nagpalit ka ng IC na to. Kaya ano dyan, dapat pinapalitan ang firmware. So, hindi, wala pa akong makita dito sa Pilipinas na gumagawa ng gano'n na nagpapalit ng firmware sa mga gantong GPU. So, wala pa akong idea sa gano'n. Hindi pa tayo nakakapag-aral na about nun. So, ano pa rin tayo ngayon dun? Studying pa rin. So, subukan natin. Testing na natin. Wala naman akong masyadong napansin na issue, kundi yun lang. So, kung ito ay shorted, yung tester natin kanina, napansin nyo, pag yan ay shorted, hindi naman niya mag-o-open. Hindi yan magdi-display. Okay? Kung yan ay nabitin lang sa pag-open ng switch, open-close ng mga IC na yan, possible baka naka-open lang yan, na naka-open yung line. Yan, naka-pull to ground. Minsan kasi ganun siya eh. So, malalaman natin pag tinesting. So, sana hindi umusok. So, dini-IY lang ito ng ano, nung nauna. So, inayos natin. Sana mag-works. Okay? So, testing natin. God bless me. Sana mag-work. Pag hindi nag-work, wala. Sad. Sad problem. Not solved. Okay, supplyan natin siya ng dalawang 6-pin. Dalawang 8-pin pala, guys. So, lagay natin. 8-pin. So, yung aking ano pala, guys, power supply is a basic power supply. So, pwede siya mag-shutdown. Hindi ko siya pwedeng stress test pag mga gantong high-end GPU. Yan. Pag mga ganito kasing GPU, so, hindi ko siya pwedeng stress test kasi masisira yung aking power supply. Magsa-shutdown yan eh. Or may uusok. Kasi mahina lang ang wattage nito, guys. Maliit lang ng power supply. Hindi, ano lang to eh. Generic. Generic pang small unit. Pero ano to, branded to, guys. Ang ano nito ay compact eh. Matibay yan. Matagal ko na itong ginagamit. Okay. So, testing tayo. Gamit tayo ng HDMI. So, sana mag-works. Kasi pag di nag-works, malungkot. Okay. Power on natin. So, tingnan natin kung mag-uusok ba. Kasi galing sa issue, siyempre, galing sa baligtad. Baligtad ang kabit. So, let's check. So, surprise. Power on. Okay, umikot ang pan. So, hindi naman siguro usok. Mainit ba? So, hindi naman mainit. Siguro hindi shorted. Okay? Para may display siya. So, let's check. Para may display na. Tingnan natin kung black screen o hindi. Ayan. So, may display. Okay, good. So, may ibig sabihin, mainit ang chip. Okay, nag-iinit ang chip. So, may display na siya, guys. May display. I think, okay na siya. Okay na siguro. Sana okay na. So, may display na siya. Kailangan ko siyang lagyan ng thermal paste. I-ayos ko na siya, guys. Hindi siya shorted, guys. Kasi, hindi naman nag-o-open kung shorted siya. So, may display siya. So, not shorted, guys. Salamat. Salamat at may display. Ito, guys, ay ang customer natin ay from Ilocos Norte ito, guys. So, siya ay nag-promise, guys, at nangako sa akin. Ito, guys, kung napapanood yung video ito, siya ay nangako. Sabi ang kapag nagawa ko daw ang GPU na ito, kapag napagana ko, buong Ilocos Norte ay kukuhanin niya lahat at sa akin magpaparepair. Yan, tanda niyo yun, guys, ha. So, sinabi niya sa akin ng customer na to. Sana totoo yung sinabi niya. Buong Ilocos Norte ay sa akin magpaparepair. Yung kukunin niya daw lahat ng mga customer yan, para ipasa sa atin. So, sana ay totoo yun. Magdilang anghel sana siya.
sa sinabi ng ating customer. So, medyo madumi lang itong ano. Ayan, guys, nag-ano siya. May display na siya. So, wala akong idea kung sinong gumawa nito, pero thank you. Thank you din sa gumawa. At binigyan mo ako ng repair. So, hindi ko alam kung bakit mo siya ginawang ganun. So, salamat. Okay. Ang wala lang pala akong tornilyo. So, yan guys. May papalitan ko daw pala ito ng thermal pad. So, bili ng ating customer. Kaya lang, masyado itong mataas. 1.5 yata ito eh. Masyado itong mataas, guys. Ito ay hindi pwede. So, wala yung tornilyo niya. Wala siyang tornilyo, guys. So, ito ay 2.mm. Hindi ko alam kung saan yung sinasabi niya pwedeng ilagay ito. Pero, ito ay... Ay, sa likod, guys. Sa likod. I see, nakita ko. Dito pala. Okay. Dito pala siya, guys. Sorry. I'm sorry. I'm very, very sorry. So, dito siya. Gusto niya ilagay ko sa backplate. So, yun ang bili ng customer. Kaya lang, ito ay... So, hindi natin siya pwedeng ilagay ng buo. Hindi siya pwede. Actually, may marking siya, guys. Ayan o. Meron siyang ganun kalaking marking. Saka dito. Sabi siya, nakatapat lang siya dito. Hindi siya buo. Pwede naman itong ilagay ng buo. O, ganyan. Kailangan pangit. Yung iba kasing pyesa is hindi design sa overheating sobra. Kapag yung heat temperature ay matransfer din doon sa ibang pyesa kasi parang nagsisharing siya. So, hindi natin siya pwedeng ilagay din ang buo. Okay. So, may display na siya. Ang sana lang problema ko, ayan guys, napagana ko naman siya. Ang isa na lang problema ng may-ari ay yung tornilyo niya. Kasi wala siyang binigay na tornilyo sa akin. Ayan. Madumi ito pero linisin ko lang yan. Ito guys, DIY na rin yung pan. So, hindi ko masasagutan itong mga ganitong gawa. So, hindi ko... meron naman siyang tape. Naka-tape naman pala siya, guys. Pero, any problem about doon. So, hindi naman kasama to sa job description na binigay sa akin. Pero, ano naman. Che-check ko naman kung shorted or not yung pan na yan. Pero so far, so no need that. So, proceed tayo sa next. So, yung thermal paste niya, ay papalitan ko. Kasi... tuwing magre-repair ako, pinapalitan ko ng thermal paste. Ayaw ko kasi yung magkakaroon pa ng etcetera, mataas ang temperature. Yan. Yan. Pinapalitan ko yan, guys. Thermal paste. Kasama yan sa binayaran. Kaya marami nagtataka, mahal daw ng service charge ko. Yun yung experience sa repair na mayroon tayo na wala sa iba. Kaya ganun ang service charge. Kung junior, tawag doon yung level. Intermediate, junior, senior, parang ganun. Sa website development kasi meron tinatawag na junior developer, intermediate developer, beginner, intermediate, junior developer, tapos senior developer. Ganun kasi sa website development. So, nung ako yung nasa website development, umabot lang ako ng junior development. Yan, so hindi tayo sa senior. Matibay na yun sa mga senior eh. So, ito ay ilalagay dito. So, may size siya. So, oversize na nga ito eh. So, dito, gupitin na lang natin. Okay. So, may sizes lang siya.
na para doon. Yan, ibig sabihin, ganyan kalaki. Tirada na agad. Oh, diretsong gupit. So, dito natin to. Ito guys, yung sikreto paglalagay ng ano. Iyahin nyo na lang. Paano maglagay? Kasi marami nagtatanong maglalagay lang ng ano. Yan, ginagupit ko lang siya guys, ganyan. So, dito, eksakto. Okay. So, hindi muna, huwag nyo tatanggalin muna yung nasa likod. Okay, sakto. Oops. Yan, paglalagay nito ganto lang tapos pa medyo ipipress nyo lang siya para dumikit siya dun sa ano. Kasi malalaglag yan eh. So ipipress mo lang siya. Para siya dumikit. Tapos saka mo siya tatanggalin. So, sa back plate dito. Ang problema, kulang yung tornilyo ng customer natin. So, hindi ko makakabit itong kanyang pan. Wala pa naman ako mga tornilyong ganun size. Kasi may size din to eh. May tornilyo dito. Kaya lang, iilan lang. Ay, hindi yata ito dito. Yun lang. Okay, idikit na natin siya. So, position. Ayan. Ilan lang yung mga tornilyo dito. Kulang-kulang tornilyo ng customer natin. So, yung ano po kasi yung tornilyo ay special lang sa kung ano yung version. May height din kasi siya, may size. So, pag nilagyan natin kasi ng ibang tornilyo, masisira natin yung kanyang mga positioning. So, kung ano yung nakalagay dito, yun ang talaga ilalagay ko. Ganun lang yung pagbabalik nito. So ito, nalagyan natin siya ng tape. Ayos ko lang itong ganito. Tapos itong isa, lagyan siya natin ng pampatigas na tape.
isa sa puno para yung ano niya hindi ma-push ng isang gilang. Kung ma-push man siya sabay-sabay. Ayan. So, pampatigas siya. Para yung pag sinaksak mo dito, di ba yung minsan yung isa lang yung tinatamaan sa lumudulas. So, pag may kanya, may medyo matigas siya. Sabay-sabay siya para nakapress siya. Okay? Medyo ganun yung ating positioning. So, ganito yung posisyon. Tama ba? Ganito. Okay. Ayan. So, dito. Tama. So, may lock dito. Susutap. Yan to. Okay. Pinapawisan ako ah. May pabuhay nga ng electric pan. Oops, naipit pala itong wire. Pinapawisan tayo. Init. Yes po, minute. Minute. Okay. Isang issue ay sa pan. So, ganun yung position niya. Ito ang top. So, ganito siya. Well, nasa kaya yung mga tornilyo. So, may tatlo dito. Pwede ko siguro itong kuhanin. Saan ba ng tatlo na to? Para saan ba yun? Kunin natin yan. Walang iniwan si customer na screw. Tatanggal ba to? Yun lang. Tatanggal pala siya. Kaya lang, paano natin siya may dedikit kung wala siyang tornilyo? Yung problema natin. Tinanggal kasi. Ayun lang. So, tinanggal kasi. Mas mahalaga, maidikit sa casing yung ano. Ito, bahala ito matanggal. So, kasalanan ng nagawa sa atin. So, yan.
Hindi tayo may kasalanan, guys. Kasi ano eh, wala akong mga ganito tornilyo, guys. Yung ganyan. Wala. Tilos yan eh. Pang-plastic kasi yan. Hindi natin pwedeng i-break yung ano. Hindi natin pwedeng i-break. So, baliktad yata. So, dito ba butas? So, ito ang top. Pag ganito. Ah, ganda siya. Baliktad. Baliktad eh. Ganda talaga. Init. Hindi binuksan yung electric pan. Ay, patay pala siya. Mainit. Ito ba ang pan na ito? Connected pala. Ayan. So, ganito. Ganito yung position. Sana'y abot. So, ito tornilyo. So, itong kukunin natin ngayon. Ayan, para ma-fix natin yung mas mahalagang ma-fix yung pan. Ah, yung heatsink sa pan. Kaysa yung mga tornilyo sa labas. Oh, wait. So, parang may saan dito? Ito pala. Isang taas pan. So, dito, lagyan natin. Ito, may isa pa. May naligaw. Tornilyo sa akin. Ayan, hulang. Wala kasing ano eh. Ang ating ang naunang gumawa sa atin ay yun lang. Special tornilyo pa naman yun. Masisira ang ating casing. Pag binirik natin ang ibang tornilyo. Ay wala, walang ano eh. Kulang ang customer eh. Ayan. So, wala namang nilagay dun sa box. Wait lang guys, ha? So, ulit check lang natin. At mahaba yung oras natin. Pagtsagaan lang nyo. Pagtsagaan nyo lang panoorin. So, hanapin natin yung mga... Oh, wala talaga. Wala talaga ang mapapala na screw. Wala, walang screw yung customer na pinadala. Wala. Haliko tayo dito. So, wala. Mabibreak yung ating ano, eh, plastic. Malalaki to. Mabibirginan yung ating plastic. Kailangan natin ng tornilyo. Hanap tayo, hanap.
Masyadong maliit yung ano eh. Laptop. Wala din. Masisira kasi ito eh. Ito kaya, pwede kaya ito. Sisira yung ating ano. Try nga natin ito. So, hindi talaga pwede. Special tornilyo to eh. Nakakalug-kalug ba? Ay, wala ata yung tornilyo. Maghanap nga ako. Baka dito makakuha. Maliit lang siya. Try natin to. Oops, huwag ka lang magtatapon. Ay, masyadong maliit. Ayaw na matanggal. Kailangan natin ng tornilyo. Ayaw din. Wala. Ay, wala tayo guys, tornilyo. Ay, si customer kasi hindi nagpadala ng tornilyo. Ay, wala. Wala na si customer. So, nasa kanya naman ang problem. So, wala sa atin. Ayan. So, lalagyan ko na to ng thermal paste. Pala to. So, lagyan na natin siya ng thermal paste. So, ilalagyan natin thermal paste siya yung maganda na. So, Cooler Master. Yeah. So, gusto nyo bumili, bili lang kayo sa online. Marami yan. So, yeah. So, maganda to sa temperature. So, 100% good yung temperature pag ginagamit ko itong ano na to. Ang laki ng binaba niya. Okay na yan. So, hindi kailangan ng apaw na apaw na puno na puno.
Okay, ano kulang? Tornilyo, tornilyo. So, wala tayong kulang dito. So, customer yung may kulang. So, missing yung tornilyo nyo dito. Kasi sa back, may tornilyo lang tayo sa back. Dito. Kulang-kulang na kasi yung customer natin, kaya kulang-kulang yung tornilyo. Kaya wala tayong magagawa. Manto na. So, meron naman dito. Okay, so nahirapan tayo maglagay ng nito. So skip na natin. Stress ko, test ko pa. So 1 hour na. 1 hour nitong video na ito. So labis pa, may stress test pa tayo. Okay. Yo guys, so continuation tayo doon sa nare-repair natin. So pasensya na kayo. Ito ay tinuloy lang natin kasi nagka-problema tayo dito sa ating nire-repair na GPU nito. Ang problem kasi nito is no power. No display, of course. No power eh. Di ba? So, ang naging nangyari dito ay sabi ng may-ari ay nag-short. Yeah, nag-short. Tapos, nag-DIY siya. Yeah, so, maling-mali yung ginawa niyang DIY. So, wala siyang ideas about sa pagre-repair. So, ito guys. Show ko lang sa inyo. Ayan. So, nasa ng camera natin. Sorry. Not prepared. Ayan. So, ito yung ating nire-repair, guys, na video card. As usual, yung ating Qbyte na RTX 3080. So, ito, guys, ay dinala sa atin nung June 13 pa. So, ang naging cause nito is yung dito. Ayan. So, yung in-explain sa inyo. Kasi no power siya eh. Tapos, nag-DIY pa yung customer. So, maling-mali yung mga ginawa niya.
Ayan, so maraming faulty. Ayan, madaling salita. It's not good. Kung hindi ka, wala kang knowledge sa pagre-repair. Delikado kasi, baka masira. Okay? So, yung nakita natin dito, may para tayong shorted, pero hindi pa tayo sure dun. Baka kasi nakatrigger lang yung mga, ano niya, MOSFET. Kasi yung MOSFET natin is, akala natin shorted dyan, yung mga sa core. Diba, nag-ano kasi siya eh. Nag-display. Tapos, tag dito. Nagdi-display, tapos namamatay yung display. Ayan. Ayan, na-testing ko na kasi siya nung June 13. So, yun siya, nagdi-display. Alam ko, napakita ko na dun sa una nating video eh. So, hindi ko lang matandaan na kasi matagal na. So, today is June 21 na po ngayon. So, ibig sabihin, ang haba na nung araw na dumipas, marami na akong na-repair. May iba-iba na yung mga pumasok sa utak natin. Ayan, so. Ayan, so tinutuloy ko lang siya. Kasi ang issue nito, mga guys, mga sir, yan. So, ang issue nito ay itong pin na to. Yan. Naghanap ako Shopee, Lazada. Sinerge ko talaga siya, guys. Ang totoo niyan, napakahirap niyang hanapin. Walang makuha. Sa online, ganyan. Wala. Walang mabili kahit sa mga store. So, mayroon ako nakita sa US pa, guys. Tapos, iba ang website. Yun ang problema. Ito, tapos nag-research ako, guys. Marami talagang pag-research. Hindi talaga basta-basta. Gusto ko kasing humanap ng pin ito kasi exclusive lang ito para sa GP yung ganitong design. Kasi ang ano niya, yan. Ang problem nito, sobrang napakalaki. Yun nga. Exclusive lang siya para sa GP yung ganito. Yung pin na ganito. Kasi ipahalang yung ano niya eh. Naka-lengthwise lang siya. Hindi siya nakapatong na ganun. Yung kanyang mga pins. Hindi kagaya nito, mapansin nyo siya. Yan, nakapatong siya apat. Ito, ganyan. Yan. Kaya ngayon, guys, ang tinesting ko siya before, may di-display siya, tapos, nawawala yung display. Ngayon, dahil nga, parang may sira tong core na to, yan. So, nag-isip ako. Kaya lang, kailangan ko kasing ayusin muna yung ito. Itong 8 pin kasi naglulos yung una niyang connection. So na ito siya, guys. Ito kasi nag DIY na nga yung may-ari eh. Napansin niyo, kalas katanggal na nga yung ibang mga pa eh. Na ito na siya oh. Ayan. Na ito na siya, guys. So inaayos ko kasi ito. Ayan. Napansin niyo. So baba natin. Ayan. Ito kasi yung mga ano niya oh. Ngayon, sinubukan na ako din oh. Nagdi-display naman siya. So, una nating video. So, nagdi-display siya. Ang problem, pagka-display, nawawala yung display. So, ngayon, kasi ano, totally guys, itong GPU na ito ay nawala ng chance. Ayan, wala ng chance para sa may-ari. Ayan. Sabi niya, gawan ko daw ng paraan. Taga Ilocos Norte yung ating customer. Ngayon, pag nagawan daw natin ang parat na pagana ko daw ito eh, lahat ng computer shop sa Ilocos Norte ay dito pa pupuntahin sa akin para mag-repair ng mga gantong klase ng repair. Ayan. So, sinisilstok pa ako ng customer natin. Ayan. So, shoutout kay sir from Ilocos Norte. Ayan. So, ito yun, guys. Siyempre, dahil nag-DIY nga yung customer, napansin nyo, natatanggal, tapos nilagyan pa ng dikit ito. Dalawa yan, guys, pati itong isa na to. Ayan. Ito. Ayan. Ayan, mapansin nyo, guys. Ito yung dini-DIY niya. Tapos, ito yung dini-DIY niya isa. Ngayon, ako naman nag-DIY nitong isa. Ayan. Bumili pa ako, guys. Naghanap ako. Ayan. So, inabot tayo ng since June 13 to June 21. Ayan. So, ngayon, nakakuha na ako, guys, nung ano. Ito na nga siya. Pinagputol-putol ko na. Ayan. Actually, nakabili na ako nito eh. Itong ganito, guys. Ginagamit ko kasi ito dito. Ayan, o. Mapansin niya, guys. Ito yan, o. Ayan, o. Matagal na akong bumili nito. Bumili lang ulit ako. Yan nga lang. Matagal kasi ang shipping pag mga online. Wala kasi nabibila nito eh. Ayan guys. Matagal ko na siyang ginagamit. Ayan. Bumili ako ng... Ito siya. Ay. Bumili ulit ako doon sa store na binilang ko. Ito siya. Dalawa siya. Pang-reserva tong isa. In case na hindi mag-work dito sa isang unang DIY nung customer na mali-mali. Nagbaliktad. Nag-short. Yung 12 volts pumunta sa ground. Tapos yung negative pumunta sa 12 volts. Ayan guys, sobrang mali-mali talagang ginawa dito. Inayos ko na to, isa na to. Yan, DIY ng customer. Tapos ngayon, ito yung sarili kong gawa na siyempre, 100% connected yan to each other. Yan, siyempre tama yan. Tayo gumawa, technician, di ba? Ayan, ito na siya guys. Yan,
ito na yung mga DIY natin. So, wala kasi tayong mabili, guys, nung connector, special connector para sa ganito. So, naghanap na ako, guys. Wala. Tanong-tanong pa kilala, computer shop, tanong-tanong sa Maynila. So, wala mga special, ano lang siya. Nag-search kasi ako sa mga eBay, ganyan. Wala din, guys. AliExpress, wala din siya, eh. Mayroon isang website, mayroong tenda. Kaya lang, ibang site kasi. Hindi ako masyado, ano, familiar. Kaya hindi na ako bumili doon. Kasi US, sa US siya, guys. Ngayon, ang pinaka-choice natin is gumawa na lang ng sarili. So, gumawa ako, guys, ito. Ayan, napansin, nakasaksak na yung ano ating 12 volts natin. 8-pin 12 volts. Tapos ito yung dati, nauna kong ginawa, na inayos ko pala. Ayan, unang ginawa ng customer, tapos inayos ko naman. Ayan, guys. So, ninumberan pa, pares lang naman yun, magpalit. Ayan, so never mind, guys, never mind. So, ayan. So, ang gagawin natin siya, itetest natin siya. Ayan. I show something. Ayan, so, nakasaksak na yung ating sa power supply ko, yung pan-testing ko, of course. So, lalagyan na lang natin siya ng heatsink ko. Lagyan natin ng heatsink. So, yung aking DIY na heatsink na binili ko sa Lazada. Ayan. So, wait for a while, my customer. So, just wait lang. Okay. Ayan, so may pumunta kasing customer. May dumating na customer. So, pinotol ko yung video. Para hindi magtumakbo yung oras natin. Ayan. So, let's continue. So, nalagay na natin. Tapos, ito na yung HDMI. So, te-testing na natin siya, guys. Sasaksak na natin yung aking hard disk. Ayan. Parang sigurado na, ano, guys. Sigurado na tayo, guys. Kasi gagana yan. Maniwala kayo. So, sinaksak ko na yung hard disk natin para boot sa atin sa OS. Ayan. So, power on natin siya. Tingnan natin, baka umusok. Nakakatakot baka umusok. Pero, ito guys, ay no power. Ayan, kaya walang problema. No power. Ngayon, bibigyan natin ng buhay. Lalagyan natin ng power. Kasi no power to guys eh. As in, no power. As in, dead. Ayan. So, bibigyan lang natin ng buhay. Kasi, actually, wala nang pag-assay sa customer. Ang dami ng magagandang salita na sinabi sa atin ng customer. Kesa lahat daw ng computer shop or store shop sa Iloilo City, lahat. Pag sinabing lahat, lahat, buong Iloilo City, ay kukuhanin niya, din sa akin magpapagawa, customers doon. So, siguro, madaling salit, magandang salita, pero kung totoo, mas maganda, di ba guys? Ayan, so bago umaba pa yung usapan natin, ituloy na natin. Power on, di ba guys, may power siya? Siyempre, tingnan natin kung may power. Ah, may display pala. Ayan. Look. What happened? Ayan. Magbo-boot kaya sa OS? Aba, nag-boot. Ba, tingnan nyo guys, nag-boot siya. Diba? Nag-boot siya. Oh, kita mo? Mukhang masayang-masayang customer nito kapag ganito. Nabuhayan siya. Para mangyayari yata yung sinabi ng ating customer. Buong lahat ng store, buong Iloilo. So, hindi lang ang Hilsana siya. Nadaming customer natin. No? Ayan, so may display siya guys. Ngayon, titingnan natin kung yung sinasabi kong core na parang shorted, kung may boltahe. Ayan, so mag-tester tayo. Okay, so where's my tester? Ayan, so voltages tayo. Ayan, ha, may display yan guys, may display. Ayan. So, dito tayo. Tayo dito sa, para makita nyo. So, ayan. So, magano tayo sa ground. Magti-tester tayo, guys, para masabi ko sa inyo yung sinasabi kong core na sira dito. Kung working or not. Okay? Para makita natin. Kita nyo naman, guys, ha. Ayan. So, ito ay, ayan, 1.3 sa VRAM, I think. And this is, buhay ba ang core na to? So, mayroon siya guys, 0.7. Diba? Yan yung inakala natin shorted. So, ito. Meron din siya guys. Medyo ano lang guys, nagagalaw lang yung tester natin. Ito. Kaya ano, medyo mabagal yung ano, response. Ayan, meron din, 0.7. 1.3. So, 1.7. 0.7.
Ayan, mayroon. So, ibig sabihin, kompleto. Yung core natin, buhay. So, tingnan naman natin ngayon doon sa OS. Okay? Let's see. So, ilapit natin yung camera. So, ilapit ko yung camera, guys. So, nakatalia guys yung camera ko kaya hindi ko siya mailapit. Actually, nalagyan ko siya ng elastic ko. Nalalaglag kasi. Ayan. So, lapit natin. Saan na? Wala. Ayan. Akala ko nag-blackout oh. Ayan. Nangyari. Ayan guys, tingnan natin kung ano magandang result sa ating nire-repair. So, surprise! 10 gig ito guys ha. Dapat 10 gig din ang lalabas. Kailangan kompleto ang basa. So, let's see. Ano bang na-open natin? Bakit yun ang lumabas? CPU say nga. Four mark pala yung na-open natin. So actually guys, oops, nawala na yung ating heatsink sa position. Nagba-vibrate kasi. Ayan. Guys, kita nyo ba? Surprise! Masyadong hindi makita. Ayan. Oops. Ayan guys, 10 gig. Nakikita nyo ba? It's working lahat. Oo. Kita nyo guys. 330 bit. So, ang taas pala nito, maganda. So, lahat, bus, ang kanyang bus, kompleto, ang G-pixel, ang texture pixelated. So, okay siya, guys. So, kailangan na lang nito ng asimbol. Ibig sabihin, guys, gumagana, successful yung ating repair. So, yung DIY natin yan, ilalabas na natin yan kasi hindi na pwede sa loob. Ayan siya, guys. So, it's okay na, guys. So, kailangan ko na siyang patayin kasi hindi maganda yung ano, itong team. Mga GPU na ganito, ay sobrang matataas yung temperature. So, hindi pwede yung ganyang heatsink natin. Hindi pwede magtagal. Maghahang yan, masisira. Kailangan natin shutdown. Okay? Yan. Ibig sabihin, guys, success yung ating repairs. Ako, tuntuan ko sa mar nito. Actually, guys, kinat ko na siya ngayon. So, ngayon ay June 21. So, willing to wait talaga yung customer natin nito. Ayan. So guys, ito ay assembling ko na lang tapos stress test natin. Ang problem lang nito guys, hindi ko ito pwedeng i-run sa tawag dito sa stress test ng poor mark. Alam nyo kung bakit? Hindi ang kaya ng power supply ko guys. Kasi ang ganitong ang GPU, ang ganitong klaseng GPU is mataas ang wattage. Kasi ang aking pansin nyo, lit-lit nyo, no? Power supply ko, pan-testing lang ito guys. Yan, hindi ang kaya ng power supply ko. Pag na-try ko na yun, maraming base na. Yung mga, lalo na yung mga gigabyte na video card, mga tri-pan, o dual pan. At actually guys, pag nirun ko yung stress test sa porn mark, ano yan, nagbo-black screen. Kasi hindi talaga kaya guys ng ano. Siyempre, murahin lang, pan-testing lang naman natin. Ang kaya lang yun guys, i-run natin sa games. Yan, pag nirun natin yan sa games, mga ilang oras. Successful yan, pag ganyan. Pag gumagana sa games, walang problema yon. Nagkataon lang hindi kaya ng ating power supply. Ito. Kasi may version din yan guys. Masisira yung power supply natin. At saka hindi rin kaya guys ng aking mga cable. Ito. Mag-iinit to guys. Ilan na kasi yung ganito ko na nasira. Dahil sa overheat. Nag-uano yan. Kasi yan. Tingnan nyo naman. 8 pin. Ang lalaki niyang wire na yan. 8 pin. Papunta dito. Diba? Sisirain yan guys yung ano. Hindi siya iinit yung wire na pinakamaliit. Kasi hindi siya design para sa same size hanggang dito sa puno. Dito malaki, dito maliit. Iinit yan guys, masusunog yan. Kaya nagkakaroon ng ano. Kung mapag-aaralan nyo yung sa mga wiring, sa mga electrical wiring, so hindi yan maganda. It's not good, not recommended. Kailangan pasa sa standard. Ganun yun guys. Okay? So, waiting for stress test. For stress test on games. Okay? So, show ko sa inyo later. So, assembling ko lang. Ayusin ko lang siya. So, ilalabas ko na ito. Hindi ko na siya ilalagay doon sa lating lalagyan. Kasi, hindi na yun magkakasya, guys.
Iba na kasi yung wire natin ginamit. Masyado ng malalaki. O kaya, ang mahalaga dyan eh, na isasalpak yung 8 pin, na dalawang 8 pin, tapos gumagana ng maayos. So, wala naman yung magiging epekto kung nakalabas siya. Okay guys? So, assembling ko lang siya. Then, ipakita ko sa inyo mamaya ang ating result. Ayan. Hello guys. So, finish. Finish lang natin yung ating ni-repair. So, na GPU. Ayan. So, mayroon pa palang isang malaking problema guys. Ayan. So, it's a big problem. Ang problem niya, hindi naikot yung pan. Ayan. So, may voltage naman yung kanyang pan. Mayroong pumapasok na voltages dun sa kanyang pan na to. Ang problem kasi nito is nag-DIY yung gumawa, kung sino man yung gumawa, owner or kung pinagawa niya. So, nag-DIY ng sa pan. Ngayon, I think nagkaroon siya ng problem. Kasi latest model ito guys, yung video card na nire-repair natin. Ngayon, hindi siya umiikot ang pan. Nagkaroon siya ng problem dun sa IC. So, pero hindi ko, problem guys, hindi ko ma-identify yung IC niya para sa pan. Kasi, bago modelo to, then, wala akong makitang schematic. Nagsubok na guys, kasi ako maghanap, talaga mag-search ng schematic for this GPU. Pero walang lumalabas. Ang mayroong lumalabas, yung art, ano siya. Ito guys, show ko sa inyo. On the screen. Ayan. Ito guys eh. So, nag-try na ako mag-search. Ayan. So, yung ating hinahanap kasi ito. So, nag-search na ako. Nung nag-search, wala akong makita na exact model. Yan, ang lumalabas kasi dito is yung 3080 na Aorus. So, yung Aorus, mayroong nabibili na schematic. So, sa Russia nga lang. Gaya nito. So, Aorus nga lang siya. Yan, nag-search na ako, nag-search ng ganitong modelo. Yan, mayroon kasing lumalabas yung Aorus. So, hindi ko lang ma-identify kung parehas yan ng Aorus. Ang problem kasi dito, halimbawa ito, bibilhin mo siya. Actually, nakapag-login na ako dito. Mayroon na akong account dito. Kaya lang, ginagamit nitong payment option ay Monkey Pay. So, hindi totally talagang hindi ako makapasok dito kung paano bayaran. Walang lumalabas na ano. May lumalabas na PayPal, pero hindi siya PayPal. Ayan. So, yun yung nagiging issue. Nakapag-ano na ako dito eh. Subukan natin i-login guys. Login ko lang yung dati kong account. Pero mamaya na guys. So, medyo ano. So, explain ko na lang. Ayan, wala tayong makitang board view or schematic. So, mga website dito is sa ano lang siya. Sa gigabyte lang.com. Tapos, puro review lang sa YouTube. Ayan, puro Aorus yung may available. Kasi itong kay Tenexi. Sa Indonesia, Tenexi. So, ano lang din siya. 3080 din siya. Kaya lang, hindi ko masyado ma-identify kung saan yung klase yung ano niya, yung kanyang IC. So, kailangan ko kasi ng board view eh. Para ma-identify ko kung nasaan manggagaling yung ano. Kasi, tinester ko na guys yung pan niya. So, yung kanyang... So, baka may magaling lang guys. Baka gusto nyo kuhanin to. So, pwede nyo i-repair. Ayan, makipag-deal na lang kayo sa may-ari. Ayan. Gusto nyong kuhanin yung repair. Bali guys na so may 4 colors tayo, isang black, isang blue, katabi ng black, yellow, then blue and green. Ayan guys, yun ang coloring natin. So parang i-base natin yung sa ganito. Ayan. Ito sa ito yung ano. Lipat natin. Ayan guys. Saan ba? Ayan. Dito tayo. Yan, para i-base natin yan dito sa existing pan. So, na-testingan ko na kasi siya guys ng ibang pan. So, ganun pa rin. So, ang coloring kasi niyan is ganito. Black, yellow, green, and blue. Yung sa tabi. So, yung yellow, I think, ito yung may 3 volts something, 5 volts. Kung 12 volts yung pan, so, yun. Kaya lang, guys, natryan ko na kasi siya ng mga pan. Talagang hindi, may voltage siya. Ibig sabihin na kailangan yung sensor. May problem sa kanyang sensor.
Kasi ang nagka-ano nito, nag-DIY kasi yung customer, yung pan, kinat, tapos hininang-hinang, hindi naman alam kung paano hininang sa ground, yung sensor napunta sa ano, ganyan. So, naging, nagkaroon ng sira sa onboard. So, yun yung isang malaking issue. Dahil latest version yung GPU, hindi ko ma-identify kung saan yung IC o kung alin yung nasira. So, sinubukan ko na, nag-isa-isa na ako, nag-tester-tester, so wala akong ma-identify na sira. Kung saan dumaan yung sensor, yung etc. Yeah, so, yun yung sad to say. Pero guys, working naman yung GPU. It's, pwede itong gawa ng paraan. Ayan. So, mapansin nyo naman, working siya, gumagana yan. Kasalpak yan, may ikot yung ating, eto siya. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, okay naman siya. Yung temperature niya, kanina pa yung nakasalang. So, umabot lang siya ng 53. Ayan. Kung lalagyan natin yan ng pan, pwede naman yan lagyan ng pan eh. Discarte na lang yan ng may-ari. Actually, pwede yan lagyan ng water cooler. So, kung ano, water cooler, stable lang naman yung ano niyan, pwede itong gawan, itong GPU na to. So, depende na lang sa pasya siguro ng may-ari kung anong gagawin nito. Pero yun, actually guys, talagang wala akong makuha ang schematic. Ayan. So, yan siya. So, maganda yung GPU guys. Ang ginawa ko na, di puro DIY na nga. Yan, kasi nagsira-sira na yung ano dahil wala. Nagsisisi yung may-ari kasi gawa ng naipagawa niya kasi sa not right person. Ayan. So, pero walang magagawa. Tapos na. Naipagawa niya na eh. So, hindi agad niya tayo nakilala. Kaya, so, tuloy. Ayan. Nasira yung unit. So, kamahal-mahal niyan guys. 80,000 pesos. Ayan. So, dahil wala akong ma-identify na ano, wala naman kasi siyang sunog eh. Dun sa onboard, wala akong maano, hindi ko mahanap. Kanina ko pa hinahanap, minamanual ko na siya guys. Ayan. So, may voltage siya. Yung kulay yellow, mayroon siyang 1.8. Ibig sabihin may pumapasok. Yung blue, mayroon siyang 1.7. Yung ganun din yung kanyang kulay green. Ibig sabihin, sense lang yung kailangan. Either ang sense niya is yung blue. Sa mga ordinary kasing 3 pan, 3 wire sa pan, kalimitan na sense niya is yung blue. Yung yellow, yun yung tumataas lang ng halimbawa 2 volts to 5 volts. Yan. Based lang sa ating experience. Ngayon, kung conversion ang gagawin, depende dun sa may-ari, pwede siya kasing i-convert eh. Naka-full speed lang yung pan. Then, direct na lang sa PSU. Or, pwede din ilagay dun sa motherboard. Pwede rin yun. I-recta niya yung pan dun sa motherboard ng ano. Kasi yung sa pan motherboard, yung CPU pan 2 sa motherboard, pwede yun guys. Kasi pag nasi-sense din naman yung temperature ni CPU, mararamdaman din niya yan. Kahit yan ay nasa kabilang slot ng ano niya. Kasi nagsisense yun ng init din eh sa onboard. Pwede yun guys. Ayan. So, yun. Kung may mga nakakalam pa na iba nanonood sa ating channel na ito, di share nyo na lang. Then, pwede nyo kontakan yung may-ari. Ayan. Nag-comment kayo din sa ano. Kasi yung may-ari, gusto niyang ipa-vlog itong ating ginagawa. Gusto niyang makita. Then, at least nag-works kasi siya. Gusto lang niya makita. Ayan. Pwede kayo mag-comment doon sa vlog natin na ito. Okay? Comment na lang kayo doon kasi wala talaga akong makita guys na schematic para dito. So, wala ako ditong 3080 na Aorus. Kaya hindi ko siya maipagkumpara kung same siya ng ano, may ang hindi kasi makabili nung ano, schematic. Ayan. So, 50-50 guys. Ayan. So, yun ang isang malaking issue. So, ngayon, bahala na yung customer. At least, paano guys, gumagana naman siya. Kung sa akin kasi to guys, ma-okay ito, mapagagawa ko ito ng paraan eh. Pwede pa kasi naman gawin nila. Pwede lagyan ng liquid cooler or yung pan niya, yung power ng pan. Yun nga, yung sinabi ko kanina na ilalagay sa onboard, sa motherboard, yung pan number 2. Pwede kasi yun dun eh. Pwede rin dun sa PSU. Depende sa ano, nang gagawa. Ay kasi ang pinagawa sa atin na GPU lang. So, ang ano kasi nito is no power. No power, no display, something else. Ganyan. So, nasulko naman yung issue, no power, no ano. So, nag-DIY kasi, kaya wala tayong magagawa.
Actually, napatawa lang ako gawa ng sobra-sobra yung hirap na hirap din ako guys sa pagre-repair nito kasi daming issue, daming maling ginawa. Paste, thermal paste, tapos yung thermal pad, different size na ginamit. Ah, different size. Isang size lang yung ginamit. Halos basag-basag guys yung thermal pad. Yun ang pinakatindi doon. Tapos yung DIY pa, balibaliktad guys. Actually, akala ko wala ng pag-asang magkaroon ng display o magkaroon ng power. Kasi totally dead siya eh. Tapos nagbaliktad kasi yung 8 pin na 12 volts to ground. Yun, parang baliktad. Buti nga nabuhay pa siya. Ayan. So pwede pa kasi, pwede pa naman siyang gamitin guys. Papaganahin pa siya. Madali yan. Maraming paraan para magamit. Pwede naman kasing naka-full speed lang yung panikon. Eh, direct sa PSU o on the motherboard. Sensor ng motherboard yung gamitin. Pwede yun, guys. So, ginagawa yun ng mga ibang technician yung mga ganun. Ginagawa rin yan ni Surin. Yan, ni Surin. So, naalala ko sa YouTube. Si Surin. Nag-ailig niyang gumawa. Sinisense lang. Nalagay doon sa kabilang sensor. Ayan. Pwede yun, guys. Ayan. So, hand up ko na yung ating video repairing dito. So, at least, done ko na yung aking trabaho. I finished my job. So, na-chat ko na rin sa ating customer para may Ilocos Norte. So, bahala na si sir. Decision niya. So, ayan. Hanggang dito na lang guys yung ating pag-repair. So, mahaba na yung oras. So, ngayon ay June 21. Ayan. So, from June 13 to June 21 yung ating repairing na ito. So, mahabang oras. Marami nagdaan. Okay. So, hanggang dito na lang. See you on my next video. Hanggang sa muli. Bye-bye.